Hayati daw ni PCOO Assistant Secretary Mocha Uson sa gobyerno ang hinaing ng mga OFW sa pamamagitan ng social media. Ayon kay Uson, gagamitin niya ang social media para ilapit ang gobyerno sa publiko. Kasama rito ang mga OFW na nakikibalita sa Pilipinas sa pamamagitan ng social media. Kasama si Uson sa mga nagpunta ng Hong Kong para sa working visit ni Pangulong Duterte. Muli ring nagpasalamat si Uson sa pagkakatalaga sa kanya bilang Assistant Secretary. May mensahe rin siya sa kanya mga bashers. Marami po nagagalit sa appointment ko po dahil ako po ay walang kwentang tao, isang dancer lamang po at walang alam. Pero po, nagpapasalamat po tayo dahil meron tayong pangulo na hindi mapanghusga. Anuhin ko po ang aking makakaya para po makibarating sa kanya ang lahat ng hinahin natin. Ayon naman kay Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, gaya ng maraming kawanin ng gobyerno, hindi kinatutuwa ng LP ang pagkakatalaga ni Uson. Nakakabahala rin daw ang pagtatalaga ng mga opisyal ng militar sa ehekutibo, gaya ni na dating AFP Chief of Staff Roy Simatu na ngayon DNR Secretary at kasalukuyang AFP Chief of Staff Eduardo Año na ilalagay sa DILG. Tanong ni Pangilinan, ang ibig sabihin ba nito ay militarisasyon sa gobyerno? Wala pang sagot dito ang Malacañang.